Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Benny sa Benny Vlogs Collections. At ginawa ko po ang video nito para sa kapwa natin magsasaka para magkaroon sila ng tamang gabay or tips sa pagpili at paghahanda ng lupang taniman ng mais. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload. Kaya tara! Ang paksa po natin ngayon ay ang mga hakbang sa pagpili ng lupa na taniman ng mais o yung tinatawag na land preparation para sa ating mga maisan. Pero bago natin pag-usapan ang paraan ng paghahanda ng lupang taniman, alamin muna natin ang klase ng lupa na mainam na pagtamnan ng mais. May ilang dapat tandaan kapag pipili tayo ng lupang pagtataniman ng mais. Unang-una, dapat ay may magandang drainage o daluyan ng tubig. Ibig sabihin nito, hindi dapat gaanong tinitigilan ng tubig ang ating lupa. Ngunit hindi rin naman gaanong mabuhangin sapagkat kailangan din ng ating taniman ang sapat na dami ng tubig. At isa na rin na dapat isaalang-alang sa paghahanda ng lupa ay ang pagpapasuri ng lupang taniman bago tayo maghanda sa lupang pagtatanim. Ano po ba ang kahalagahan ng pagsusuri ng lupa? Una, para malaman natin yung katangian ng lupa, kung payat o mataba yung lupang pagtataniman natin ng mais. Number 2, para malaman natin ang fertility level ng lupa. Number 3, para malaman natin ang uri ng pataba at gaano kadami ang dapat ilagay. Ano-ano naman yung mga dapat malaman sa pagsusuri ng lupa? Una, soil pH. Pangalawa, nitrogen. Pangatlo, phosphorus. Pang-apat, potassium. Pang-lima, zinc at marami pang iba. Ito ay ginagawa bago tayo magtanim para malaman natin kung gaano ang dami ng abono na gagamitin natin, ito man ay organikong pataba or inorganikong pataba. Malalaman din natin ang pH ng lupa o yung kaasiman ng lupang ating pagtatamnan ng mais. Ano ba yung pH ng lupa? Ang soil pH o asim o pakla ng lupa, ito yung nagsasaad kung ang lupa ay may problema o di muna dapat ipasusuri natin ang lupang ating pagtataniman sa pinakamalapit na tanggapan ng Bureau of Soils sa inyong lugar. Pwede rin kayong gumamit ng Rapid Soil Test Kit para sa pagsusuri ng lupa. Ang pagsusuri ng lupa ay mahalaga upang ating malaman kung maganda ang kondisyon ng lupang pagtataniman ng mais at iba pang halaman at kung gaano kadaming pataba ang dapat nating ilagay dito. Tandaan natin na hindi dapat gaanong maasim ang lupang pagtataniman ng mais. Malalaman natin dito kung dapat ba tayong maglagay ng apog o lime sa ating lupa kapag lumabas sa resulta na mataas ang kaasiman ng lupa. Ibig sabihin, mababa ang pH ng lupa. Kung ang tinatawag na pH ay mas mababa sa 5.3, dapat tayong maglagay ng apog o lime ng 3 tonelada kada ektarya 30 days bago tayo magtanim upang maitama ang kaasiman ng lupa. Ang apog ay isinasabog sa lupa at hinahalo sa pamamagitan ng pagsuyod o pwede rin naman sa pagbubungkal ng lupa o traktora. Ang apog ay isasabog natin sa lupa bago traktorahin o araruhin upang mahalo ng maayos sa lupang tataniman. Kung payat naman ang lupang pagtatamnan, maaari din tayong maglagay ng compost o yung organikong pataba isang buwan bago tayo magtanim kasabay ang pag-araro o paghahanda rin ng lupa. Ngayong alam na natin ang kahalagahan ng pagpili ng lupa na ating pagtatamnan ng mais, pati na rin ang pagsusuri ng lupa, ay dadako naman tayo sa paghahanda ng lupang taniman. Ang paghahanda ng lupang taniman ay karaniwang ginagawa 30 araw bago magtanim ng mais. Ginagawa ito upang maging maayos ang kondisyon
ng lupa para sa pagtatanim ng mais. Dapat ay may sapat na lalim ang pag-araro kung ito man ay kalabaw o traktora ang gagamitin. Ito ay upang mabuhaghag ang lupa at makatubo ng maayos ang mga ugat ng ating mais. Matapos ang unang pagbubungkal ng lupa, ay dapat maghintay muna tayo ng 2 linggo bago natin muling kibuin ang lupang taniman. Mahalagang magkaroon ng puwang ang pagkakalmot upang tuluyang mamatay at mabulok ang mga damo sa lupa. At 2 araw bago tayo magtanim ng mais, pinuhin ulit natin ang lupa sa pamamagitan ng rastilyo o kalmot. Una, ating tandaan na dapat tama ang panahon at pamamaraan ng paghahanda ng lupang tanim dahil naiisaayos ang kalidad ng lupa upang mapabilis ang pagtubo at paglaki ng mga mais. Pangalawa, ang maayos na paghahanda ng lupa ay nakakapigil o nagsisilbing hadlang sa pagtubo ng damo sa inyong taniman. Pangatlo, pinatataas nito ang water holding capacity ng lupa. Ibig sabihin nito, tumataas ang kakayahan ng lupa para mapanatili ang tubig. Dumako naman tayo sa pagtutudling o farrowing. Ang pagtutudling ay karaniwang ginagawa isang araw bago magtanim ng mais o maaari namang gawin sa araw mismo ng pagtatanim. At ito ay may layong agwat na 75 by 25 cm. Ay maaari na rin kayong maglagay ng panimulang pataba pagkatapos ng pagtutudling sa mismong araw ng pagtatanim o kaya ay pagkalipas ng 10 araw after planting. Malalaman natin kung gaano kadaming abono ang dapat ilagay na ating nabanggit kanina. At ang sunod naman nating pagtatalakayan ay ang wastong pagtatanim at pangangalaga ng mais. Kaya abangan nyo po sa susunod nating mga videos. Kaya kung interesado ka, abangan mo po sa susunod nating mga pagkikita. Kaya maraming salamat! Bye-bye!